si Daddy magpakasal eh. Kasi yun na lang kulang sa kanya. Sus! Yun lang naman pala eh. Astig ka talaga! Ano ba? Nakuha mo na may sukat ang daliri ni Daddy? Eh, hindi pa eh. Mahirap pala eh. Ano yan? Brad! Ano? Nakuha mo na? Nakuha ko na. May papakita ko sa inyo. Dito ako magpo-propose ng kasal kay Kathy. Jonas, I'm sorry. Hindi kita kagad napasabihan. Kailangan mong samahan si Mrs. Magallanes. She has dinner with some of her important friends. Jonas, are you tense? Wait, Jonas. Uminom ka muna. Kailangan ko na talaga mauna. Baka naiinip na kasi sa akin si Kathy. Pidibor! Bawat! Pidibor! Sorry po. Kailangan ko na po talagang umalis. Anong ginagawa mo dito? Susunduin kita. Dadalhin sana kita sa park para hindi sayang oras eh. Brad, hindi ka mag-usap tayo, Brad. Brad naman, nakikiusap ako sa'yo. Baka pwede huwag mo na sabihin kay Kathy nakita mo ako. Ano? Magsisinungaling ako? Hindi. Hindi ka magsisinungaling. Hindi mo na sasabihin sa kanya nakita mo. Eh, paano kung magtanong siya? Hindi ko pa rin sasabihin? Brad, hindi na pwede yun. Hindi ko kaya lokohin si Kat-Kat. Brad, maawa ka naman sa akin. Masaya na kami ni Kathy. Ayoko siya masaktan. Eh, ayaw mo naman pala siyang masaktan eh. Bakit hinalikan mo yung babae na yun? Brad, hinalikan ko ngayong babaeng yun. Pero hindi ko sinasadya mangyari yun. Pero si Kathy pa rin ang mahal ko. Ang gulo mo naman, Brad. Si Kat-Kat ang mahal mo pero hinalikan mo yun? Hindi mo naiintindihan. Enzo, bata ka pa kasi. Pagdating ng panahon, maiintindihan mo ibig ko sabihin. Kaya yung nakita mo, huwag mo nalang banggitin kay Kathy. Kung di niya malalaman, hindi siya masasaktan. Brad, kung ikaw magagawa mo yun, ako hindi. Hindi ko kaya magsinungaling kay Kat-Kat. Tara na po ito ba? Enzo, sandali! Nakikiusap ako sa'yo! Brad, nakikiusap ako! Hello, Sherry? Sunduin mo na lang si Ate Bel. Doon ko na lang siya hintayin sa bahay. Sige, boss. Bes? Yes, Bes. Pwede bang bago natin puntahan si Jonas? Hmm? Pumunta muna tayo kina Enzo. Kasi kailangan ko lang talaga siya makausap eh. Bago ko makaharap si Jonas. Sige, Bes. Hello, Enzo. Asan na kayo ni Papa? Kari, umuwi na kasi ako eh. Pero pupunta na dyan ang papa mo. Ha? Bakit ka umuwi? Masama ba pakiramdam mo? Hindi, Kari. Okay lang ako. Pero... Basta. Pupunta na dyan ang papa mo. Hintayin mo na lang. Sige, Enzo. Excited na nga ako eh. Sigurado ako. Magiging masaya si mama pag niyaya siya ni papa magpakasal. Sige, Enzo. Ikukwento ko na lang sa'yo lahat ng mangyayari dito. Babalitaan na lang kita. Sige. Tabel! Tabel! Pinasusundo na kayo ni Enzo. Ha? Bakit ba siya kasama? Asan siya? Eh, nagpaiwan po dun sa bahay.
Ang bilin po niya, sundin ko na kayo. Iniwan mo mag-isa yung bata sa bahay? Ako, pabira ka. Uy, bakit? Ano ba nangyayari? Eh, siguro po, mas maigi kung siya na lang tanong niyo tungkol dyan. Ha? Daddy, mahalaga po sa akin sina Jonas at Katkat eh. Alam ko din po na masaya si Chari pag nakita niya na buong pamilya niya. Ang sabi ko nga, parang sila na nga po ang pamilya ko kasi wala na kayo ni na Mami at Archie. Kaya nga po, ayoko sana mawala itong bago kong pamilya eh. Daddy, ano po bang dapat kong gawin? Iniisip ko po kasi yung pagkakaibigan namin ni Jonas eh. Ayoko pong mag-away kami. Pero hindi ko din po kaya magtago kay Katkat. Ayoko pong magsinungaling sa kanya. And suddenly it's hard to find the memories you left behind. Remember, do you remember? Katkat? The laughter. Enzo, alam ko na yayayain na ako ni Jonas magpakasal. Pero bago ko siya sagutin, gusto ko muna mag-usap tayong dalawa. Kasi syempre, ikaw ang best friend ko simula pa ng mga bata tayo. At importante ka sa buhay ko. Kaya gusto ko sanang marinig sa'yo kung tama ba yung gagawin ko. Bakit, Katkat? May duda ka ba kay Jonas? Wala. Mahal ko si Jonas. Kung anumang pagdududa yung nararamdaman ko para sa kanya, nawala na lahat yon. Kahit naman nagka-problema kami dati, nakikita ko naman ngayon na karapat-dapat na siyang pagkatiwalaan. Enzo? Ano iniisip mo? Hello? Ay, naku, sorry Jonas ha. Oo, sandali lang to, promise. Pupunta na rin kami dyan. Sherin, nasaan na kayo ni Cathy? Naku Jonas, eh kasi nga naman itong girlfriend mo. Gusto muna makausap si Enzo, kaya eto pinagbigyan ko na eh. Ano sabi mo, Sherin? Sabi ko, andito kami kina Enzo. Nag-uusap silang dalawa ngayon. Wala, Katkat. E paano kung may hindi pala sinasabi sa'yo si Jonas? Enzo? May alam ka ba? Ah? Wala. Nagtatanong lang. Enzo, magtapat ka. Kung may alam ka sa taong pakakasalan ko at makakasama ko habang buhay, di ba dapat sasabihin mo sa akin ngayon? Ano ka bang gusto sabihin sa akin? Papa, asan si Mama at Ninong Cheryl? Anak, mapunta na doon sila ng ninang mo. Yay! Gusto ko makita reaction ni Mama pag ginalok mo siya. Sigurado ako, masaya-masaya yun. Katkat, sandali. Bes? Bes, bakit anong nangyari? Dalhin mo ako doon sa lalaking yun. Teka lang, sandali! Cathy! Oh! Bakit ka umiiyak, Cathy? Bes, bakit? Ate Bel, mauna na po kami. Katkat! Ha? Teka! Katkat! Enzo, hindi ko maintindihan. Ano ba nangyayari dito? Ayan na pala sila eh! Totoo ba yung sinabi sa akin ni Enzo? Magsalita ka, tinatanong kita! Totoo ba yung sinabi sa akin ni Enzo? Dad, I'm sorry. Hindi ko sinasadyan.
Niloko mo ako. Niloko mo ako! Sabi mo sa akin, hindi mo ako lolokohin. Para ano ginawa mo? Niloko mo ako! Sinaktan mo ako! Niloko mo ako! Hindi ko sinasadya yung mga nangyari. Maniwala ka sa akin. Huwag mo akong kakausapin. Pangalawang beses mo na ako niloko. Pangalawang beses na ako nagpakatanga sa'yo. Please, sandali, mahal kita. Sorry. Sorry, patawari mo ako. Kati. Pala, ganun na lamang ang iyak ni Cathy. Nakakaawa naman siya. Ate Bel, hindi ko naman po gusto nakita kung umiyak si Kat-Kat eh. Pero, hindi ko po kaya magsinungaling sa kanya. At hindi ako po pahag nalulukoy lang sa ni Jonas. Anak, huwag ka mag-alala. Mabuti na yung sinabi mo kay Cathy kung ano yung nakita mo. Mas lalaki kasi ang gulo kapag nalaman ni Cathy ang totoo, eh yung matagal na sila nagsasama. Tama ang ginawa mo, anak. Tama ka. Cathy, kausapin mo naman ako. Cathy, hindi ko sinasadyan saktan ka. Anak, kausapin mo naman ang mami mo. Sasabihin kay Cathy, baka hindi mo naintindihan. Ngayon, pati ang anak ko galit sa akin. Alam mo ginawa mo? Sinira mo pamilya ko, Enzo! Brad... Huwag mo akong tatawagin, Brad! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Hindi naman ako sumira ng pamilya mo eh. Alam mo, Brad, kasalanan mo to eh. Niloloko mo si Kat-Kat. Hindi ko siya niloloko! Makikialam ka na hindi mo naiintindihan na nangyayari! Sandali! Sandali nga, Jonas. Sumusobra ka na, ha? Si Enzo ang kaharap mo. At bakit siya ang aawahin mo? Kung may problema kayong dalawa ni Cathy, ayusin mo! Kwento nga sa akin ni Ate Bel ang nangyari. Grabe talaga yun si Jonas. Wala nang nagawang matino. Akala ko nga, Dok. Si Jonas yung tamang lalaki para kay Kat-Kat eh. Pero, nagkamali pala ako. Alam mo, kung alam ko lang nasasaktan niya si Cathy, di ko na lang sana pinaubaya sa kanya si Cathy. Kinausap ko pa siya nun eh. Sabi ko okay lang sa akin. Basta't huwag lang niya sasaktan si Cathy. Kung hindi, babawiin ko si Cathy sa kanya. Alam ko, Dok. Galit ka kay Jonas.
Pero sana, huwag na lang natin dagdagan yung problema nila ni Kat-Kat. Baka kasi lalong gumulo yung sitwasyon nila eh. Jonas, may problema ba? Hindi mo na ako binalitaan kung ano ang nangyari sa lakad ninyo ni Mrs. Magallanes kagabi. Pasensya na po kayo. Hindi na po natuloy, hindi dumating yung mga kaibigan niya. Bakit kanya yung tsura mo? Ano nangyari? May problema ba? Ma'am, hiwalay na po kasi kami ni Cathy. Ganun lang kabilis? Maupo ka nga. Salamat po, ma'am. I'm sorry sa nangyari sa inyo. Nakikita ko pa naman kung gaano kayo kasaya. Ilang araw masakit nun, ma'am eh. Kung kailan masaya na kami ni Cathy, kung kailan maganda na yung relasyon namin, saka pa nangyari to. Ang kinakasama na ng loob ko, kasangkot si Enzo doon. Hindi ko lang maintindihan kapag may problema kaming dumarating, parati na lang siya nandun. Jonas, tulad ng sinabi ko sa'yo dati, kapag may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Nandito ako para tumulong sa'yo. Gusto mo bang pag-usapan natin ito? Kikay, doon muna kayo ni Chari sa labas. Kat-Kat, okay ka lang ba? Sorry talaga. Hindi ko man talaga gustong paggawain kayo ni Jonas eh. Kasalanan eh. Tama naman yung ginawa mo. Alam ko naman na gusto mo lang akong protektahan. Pero Kat-Kat, ayaw kita nakikita malungkot. Naalala ko yung mga bata pa tayo. Naalala ko yung magkasama tayo nung bakasyon mo sa San Mateo. Katulad nga na sinabi ko sa iyo dati, yun yung mga araw na pilit kong kinakalimutan. Kasi pakiramdam ko, doon nagsimula yung pagkawala ng buhay ko. Pero pagkatapos ng mga nangyari sa amin ni Jonas, naisip ko, doon pala ako pinakamasaya. Pero Kat-Kat, nakita din naman kita masaya ngayon na. Pero wala na lahat yun. Hindi pala lahat totoo. Sana bata na lang ako. Gusto ko yun yung kasama tayong dalawa masaya. Sana hindi na lang natapos yung bakasyon mo ngayon sa San Mateo. Jonas, nalulungkot ako sa nangyari sa inyo ni Cathy. Ma'am, hindi ka naman ho sinasadyang mahalikan si Miss Magallanes. Nadala lang ho ako. Naintindihan kita. Pero alam mo, kahit ano pa man nangyari sa inyo ni Cathy, meron pa rin akong good news sa'yo. Na alam ko, ito ang opportunity'ng matagal mo nang pinakahihintay. Ano po yun, ma'am? Naghahanap kasi kami ng isang tao na pwedeng humawak ng mahalagang posisyon dito sa kumpanya. Yun ang atin kasing sales director. Nag-migrate na sa Canada. Isa ka sa mga iniisip kong pwedeng pumalit sa kanya. Salamat po, ma'am. Pasensya na po kayo, ma'am, kung hindi ko matuwa ang gaya ng dati.
Gusto ko po kasi maayos yung gulo namin ni Kati. Pero salamat po, ma. Na-appreciate ko po yung gusto niyong mangyari sa akin. Naiintindihan kita. Pero pagkatapos ng gulo ninyo ni Kati, umaasa pa rin ako na makukuha mo yung posisyon na sinasabi ko. Maganda yon para sa kinabukasan ng pamilya mo. Huwag mo sabihin yan, Kat-Kat. Marami ka namang dahilan para maging masaya pa din eh. Kung di natapos yun, wala si Chari. Tama ka. Si Chari na lang ulit ang dapat kong isipin. Salamat ha. Kasi palay ka na dyan para namayad ako. Alam ko pa paano kita tutulungan, Enzo. Ayoko sanang maibang mahal si Mama eh. Diba sabi ko, gusto ko mabuong pamilya ko. Pero parang hindi na mangyayari yun. Huwag kang mag-alala, Chari. Pangako, hindi matatapos ang pagtupad ko sa mahalistahan to. Hanggat hindi ko kayo napapasaya ng Mama mo. Salamat, Enzo ah. Kita mo na, Vincent. Sinabi ko naman sa'yo eh. Si Kathy lang talaga ang kailangan para magkasiraan niya magkapatid na yan. Yes, ma'am. Kapag ganyan babae na ang dahilan ng away nila, malabo nang magkasundo pa yung magkapatid na yan. Alam mo, parang tama ka. Pero hindi ba dito nagtatapos ang lahat? Palagay ko, kailangan pa nating laliman ang sugat ng relasyon nila para tuluyan na silang hindi magkabatid. Paano natin gagawin yun, ma'am? Kikayati mo. Nasa kusina po, kuya. Kati, pwede ba tayo mag-usap? Mabulit dumating ka. Kailangan nga natin mag-usap. Salamat, kinausap mo ko. Kati, nabigla lang ako sa mga nangyari. Hindi tungkol dyan ang gusto kong pag-usapan nating dalawa. Tungkol sa paglipat namin ni Chari dito, aalis na kami ng anak mo sa bahay na to. Kati, hindi kayo alis dito. Kinuha ko itong bahay na to para sa inyo, Chari. Kaya ako ang aalis. Ma'am, si Enzo po at saka si Atty. Manalo. Come in. Good afternoon, Atty. Tita. Tita, pinatawag niyo daw po ako. Oo. Meron sana akong importante ikukonsulta sa'yo eh. Tungkol sa promotions na gagawin ko dito sa kumpanya. Sige po, ano po yun? Eto oh. Yan ang profiles ng ilan sa mga empleyado natin na pinag-iisipan ko i-promote sa ilang key positions dito sa kumpanya. Lalo na yung position ng sales director. Ilan sila sa pinakamagagaling nating mga tao. Tita, isa po si Jonas na gusto nang i-promote? Oh yes, I hope so. Deserving si Jonas sa promotion na to. Magaling siya. Andiyan ang lahat ng mga sales record na nagawa niya, pati yung report doon sa kanyang job performance. Pati yung sa iba, nandiyan na rin. Enzo, sana matulungan mo ko dito. Sige po, Tita Mildred. Pag-iisipan ko po ng mabuti.
Salamat. Sige po. Times of your life. Attorney, ang hirap naman po ng gagawin ko. Ang hirap pong mamili. Lalo na, isa si Jonas sa pagpipilihan ko para i-promote. Kaya nga, kailangan mo talagang pag-isipan ng mabuti. Ipinaliwanag ko na sa'yo mga implications kung pipiliin mo si Jonas. Anak, tama si Attorney. Kailangan mo talagang pag-isipan ang mga bagay na ito. Kasi, kapag hindi mo napili si Jonas, sigurado magtatampo na naman yun. Pero Ate Belle, kung si Jonas naman po ang pipiliin ko, kawawa naman po itong isa. Mas matagal naman na siya nagtatrabaho sa kumpanya eh. At saka, mas marami siyang alam doon sa trabaho kaysa kay Jonas. Pero Ate Belle, sigurado ako kung si Daddy ang papipiliin ko sino sa kanilang dalawa, maging madali lang ito para sa kanya. Hindi na kami pwedeng tumira dito. Hindi na rin ako komportable. Aalis na kami ng anak ko dito bukas. Bigyan mo naman ako kahit isang pagkakataon. Huwag mong gawin to kay Kat-Kat. Sinaktan mo siya, no? Kami kasalanan ko ba't kasi ng pamilya namin eh! Malapit na mabuo ang pinaplano natin. Magagamit na natin si Jonas laban kay Enzo. Nandyan sa kahon na yan, lahat ng bagay na importante sa mga nung bata pa ako. Iniwala mo ko na kaya kong makabot lahat ng mga pangarap ko. Pero anong ginawa mo? Pinawi mo lahat? Hindi ko naman gusto yun eh. Ikaw na magpaliwanag sa akin. Umalis ka na! Yesterday.